Hello guys! Welcome once again sa ating YouTube channel. So, sa ating tutorial ngayon guys, so, ituturo ko sa inyo yung top 3 farming guide ko para sa inyo. Before we start, don't forget to click that subscribe button at yung bell icon para updated kayo sa mga susunod na video natin dito sa ating YouTube channel. So, simulan na natin. Guys, marami nagtatanong sa akin kung paano sila makakapag-farm ng maraming owls sa loob ng isang araw. So, ngayon, sa video natin na to, sasabihin ko sa inyo yung tatlong dapat nyong gawin para makapag-farm kayo ng mas marami isang araw. So, ito yung una sa lahat. Dungeon routine. So, ano nga ba yung dungeon routine? Ito ang ginagawa ng mga farmers na nagsiset sila ng oras at kung ilang run sila bawat dungeon. Halimbawa, ang target run nila sa map part is 20 runs sa map part, target runs nila sa S1 is 5 runs, at target runs nila sa S2 is 2 runs. Sa lahat ng runs na yun guys, kailangan ma-accommodate nila yun within 2 hours. So dapat matapos nila yun bago magdalawang oras. Yun yung sinasabi nating dungeon routine. Gumagawa sila ng routine sa ilang run ako sa dungeon na to, kailangan ma-accommodate ko yan within 2 hours. Pero halimbawa lang naman yun guys, it's up to you kung anong dungeon na routine yung gagawin mo. Tsaka kung anong dungeon yung gusto mong pasukin. Pangalawa, huwag mong bibilangin yung kita mo kada run. So maraming mga farmers kasi ngayon yung binibilang nila yung kita nila every run, which is not good. Huwag mong gagawin yan. Bakit? Kasi every run, hindi naman pare-parehas ang drop. May mga run, sa unang run, pangit ang drop. Merong sunod, maganda. Meron sa ibang players naman, sa unang run, maganda. Sa second run nila, pangit. So, ibig sabihin nun, hindi kasi pare-parehas ang drop kada run. Kaya yung iba kasi, nawawalan agad ng pag-asa or napapangitan agad, tinatamad agad silang mag-farm kapag ganun yung ginagawa nila. Ang dapat mong gawin, bibigyan kita ng example, ito ang dapat mong gawin. Kung nagpa-farm ka sa map part at ang target mo, ang target run mo is 10 runs, huwag mong bibilangin yung kita mo sa unang run, sa pangalawang run, huwag mong bibilangin. Bilangin mo ang kita mo pagkatapos ng 10 runs. Diyan mo makikita lahat ng mga na-drop mo or na-loot mo at kung magkano yung total income ng farm mo sa 10 run. So, ito yung huling-huli sa lahat. This is the last part. Pasukin mo yung dungeon that is worth your time. Marami ding mga players ang mababa pa lang ang damage at defense, pero yung pinapasok nilang dungeons is yung matataas na or hindi nila kayang tapusin agad. So, ano ibig sabihin ko dito? Bibigyan kita ng halimbawa. Halimbawa, pumasok ka ng S1 at natapos mo ng 15 minutes kasi hindi mo kayang mapatay agad yung mga boss at mobs. So, isang run mo sa S1 is 15 minutes. Umasa ka sa drop ng Prideus pero hindi nag-drop sa unang run. Sayang agad yung 15 minutes mo kung hindi ka na-alot na maganda-ganda sa dungeon na yon. Pero, kung kaya mong tapusin ng map part ng 4 minutes kada run, isipin mo na lang yung malulut mo at kung ilang run ang magagawa mo sa loob ng 15 minutes at kung anong mga nalut mo na. Ang ibig ko sabihin dito guys, dapat kung anong kaya yung dungeon na mabilis, matapos, at kung maraming magagandang drop, yun ang pasukin nyo. Huwag nyo ipilit yung dungeon na hindi mo naman kaya ng mabilisan para magkaroon ka ng maraming owls at maraming farm sa isang araw doon ka sa dungeon na mabilis mong matapos at maraming drop. So ayun na nga, yun ang ating top 3 guides ngayon sa ating video. So I hope na may natutunan na naman kayo sa ating video ngayon. So kung may natutunan kayo guys, don't forget to click that subscribe button at bell icon para updated kayo sa mga susunod na video natin dito sa ating YouTube channel. So, yun lang and goodbye!